Upang malaman namin ang kasagutan sa aming mga katanungan, minabuti naming sumangguni sa mga eksperto. Mahalaga pa ba si Rizal ngayon? Oh, mahalaga si Rizal. Although yung iba niyang mga teorya sa pagbabago ay napatunayan natin na hindi uubra sa panahon ngayon. Bakit kailangan pag-aralan si Rizal? Kailangan natin maalala si Rizal dahil nakipaglaban siya o lumaban siya. Lumaban siya sa pamamagitan ng pagsulat. Yung ibang si lumaban sa pamamagitan ng paglaban dahil lumaban at natayan. Kung ngayon nabuhay si Rizal, ano ang magiging posible niyang profesyon? Maraming kaya si Rizal. Isa siyang artist, scientist, writer, ang palagay ito, ang gagawin ni Rizal ay ano ba pinag-iusan niya ang pansin? Ang kanyang pagiging medical doctor. Para magiging doktor siya. And then magiging manulat siya. And then magiging teacher siya. Maraming gusto si Rizal. Kulang ang buhay niya para sa kanyang kagustuhan.
Ano ang katangian ni Rizal na naging dahilan upang siya ay maging bayani? Ang ibigay ko yung kanyang talino na mayroong mataas na filosofiyang tinangkilig siya. Maiba sa lahat. Kasi ang filosofiya niya hindi maintindihan ng iba. Si Rizal, mas kilala ng mga kabataan bilang national hero. Ngunit, higit pa rito, siya ay modelo ng pagpapakasakit at kababaang loob para sa ating bansa. Maaring hindi na siya sikat sa marami, ngunit mananatili pa rin ang kanyang pamanakasaysayan sa ating pagpapakilanlan bilang mga Pilipino. Kahit anong panahon pa siya nabubuhay, mananatiling buhay pa rin ang kanyang pagmamahal sa bayan, pag-asam ng payapang paikibaka para sa ikaw unlad at patuloy na paglasap ng kalayaan ng ating bansa. So, in modern times, maaaring hindi na siya kilalanin bilang national hero, ngunit mananatili at nakaukit na sa kanyang tadhana ang pagiging isang bayani.